Basahin po natin ang ating ebanghelyo ngayon, nahango sa ebanghelyo ni San Mateo, Matthew chapter 23 verses 27 to 32. Sinabi ng ating Panginoong Yesus, ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Sa aking pagpunta dito sa Japan ay may katangian ang mga Hapon na nakilala ko at na nalaman ko. Ito yung disiplina ng mga Hapon. Isang napagandang leksyon para sa akin na ang mga Hapon pala ay magagalang, maagap, masipag, at saka mapagtimpi. They are polite, punctual, hardworking, at reserved. Ang katangian ng mga Hapon na ito ay nagbigay sa akin ng katuruan na kahit pagbalibaliktarin mo man ang kanilang buhay, kung ano yung laman ng kanilang puso, anong laman ng kalooban nila, ay naging buhay na rin nila sa labas. Kaya nga ako ay napapahanga sa kanila dahil walang kaplastikan. Kung ano yung nakasanayan na nila na buhay, yun ang ginagawa nila. Tayong mga Pilipino, karamihan, ang kultura at pag-ugali natin ay naging epekto ng maraming mga sumakop sa atin sa bayan. May mga Espanyol, may mga Amerikano, may mga Hapon, at marami pang iba na kung saan napagkunan natin ng iba't ibang pananaw sa buhay. Kaya nga meron tayong kaugalian na kuminsan mahirap maintindihan. Parang gusto nating gawin ang isang tama pero bakit iba yung ginagawa natin? Ganun. Parang yung kalooban natin ay hindi nagiging totoo sa ating mga ginagawa sa labas. Ito yung mensahe ng Diyos sa atin ngayon sa Ebanghelyo na kanyang tinuligsa yung mga Pariseo at Eskriba dahil yung itinuturo nila, yung ipinapakita nila sa tao ay iba dun sa kanilang sinasabi. Kaya sinabihan niya sila na mapagpaimbabaw. Tinuligsa sila ng Diyos dahil sabi nila, kayo ay mga hipokrito. Ang kanilang ginagawa ay pagpapakitang tao lamang. Siguradong hindi madaling tanggapin ito ng mga Pariseo at Eskriba. At lalo na nung ikinumpara sila ng Diyos sa isang libingang pinaputi. Sabi niya, pinapaputi nyo, pinagaganda nyo ang libingan, pero sa loob nito ay kabulukan, mga buto. Ang mga Pariseo at Eskriba kasi ay gumawa ng napakaraming batas, dagdag doon sa Ten Commandments para naging pabigat sa mga tao. Kaya nga, ito yung pagtuligsa ng Diyos sa kanila. Alam nyo, pag ikaw ay hypocrite na tinatawag, you're a person who acts in contradiction to your beliefs or feelings. Para bang nakamaskara ka lagi. Na
hindi mo maipakita yung totoong nasa kalooban mo dahil takot ka. A hypocrite person is afraid of truth, katotohanan. Kaya nga he always pretend, he's always insincere. Kaya ito yung ayaw ng Diyos na gawin ng natin o gawin ng tao. Kaya sa ebanghelyo ngayon ay siguro pag nilay-nilayan natin na dapat yung kalooban natin at yung panlabas nating ginagawa ay naka-align o magkatugma. Mahirap pag hindi magkatugma yung nararamdaman mo. Hindi ka mapakali, hindi ka masaya. Kaya nga maganda tawagin natin ang Diyos. Hilingin natin sa Diyos na tayo ay tulungan. Lalo na kung merong isang parte sa buhay mo na kailangan mo ang Diyos na ikaw ay pagsabihan ng diretsahan, ng malinaw, ng may tawag dito, merong tawag na clarity at firmness. Yan. Katatagan. Kailangan mong kailangan kang madiretso ng Diyos para sabihin yung kasalanan mo na laging umaalipin sa'yo. And Jesus wants to powerfully go after every sin within you or within us. And the only thing that He is asking is to open ourselves to allow Him to help rid out all our sins, yung mga struggles natin, lalo na sa kasalanan. Kaya nga, ito yung ating hilingin sa Diyos at ipagdasal na we become constantly honest and allow yung prophetic voice na tinanggap natin nung tayo ay nabautismuhan. Meron tayong prophetic voice. Meron nagsasabi sa kalooban natin ng mga pagkakamali natin, yung pag tayo lumalayo sa Diyos, yung mga kasalanan natin, hilingin natin sa Diyos na tayo ay pagsabihan para yung kalooban at yung panlabas natin ginagawa ay magkaisa. So, ito yung panalangin natin, ito yung hilingin natin sa ating Diyos na tayo ay tulungan. At hilingin natin ang Banal na Espiritu Santo na bigyan tayo ng lakas, bigyan tayo ng kalooban para magawa ito. Sigurado para tayong mga iskriba at pariseo na meron tayong mga ginagawa na hindi nating gusto. Alam natin na ayaw ng Diyos. Alam natin na makakasira sa atin, pero ginagawa pa rin natin. Kaya sa oras na ito ay kausapin natin ang ating Panginoon. Ama naming Diyos, alam ko na kinamumuhian mo ang kasalanan, pero hindi yung makasalanan. Dahil sa pagmamahal mo, mahal mo ako kahit na ako ay nagkakasala. Kaya galit ka doon sa aking mga kasalanan na umaalipin sa akin. At isa sa mga pangarap mo, isa sa mga desire mo, Lord, ay to rid me of all sin and all the attachment to sin. Tulungan mo ako, Panginoon, na buksan ang aking isipan, ang aking puso, upang marinig ko ang iyong pagtutuwid, yung pagtutuwid mo na may kasamang pagmamahal, para ako ay makatugon sa iyong imbitasyon na ako'y magbago. Mabago ang aking puso.
mahal kita Panginoon at tulungan mo ako na mawala, maisuko sa iyo ang aking mga kasalanan at mabuhay ng may sinseridad at katotohanan upang ang aking kalooban at ang aking mga ginagawa ay magkaisa at umaayon sa iyong kalooban na magbibigay kapurihan sa iyo. Kaya tulungan mo ako, Panginoong Jesus, na magawa ito. Salamat po sa pagpapaalala mo sa akin ngayong araw na ito na mahal mo ako at gusto mo akong maging totoo, mabuhay na may integridad, mabuhay na may tunay na kagalakan sa aking puso. Banal Espiritu Santo, kailangan kita, dahil kung wala ka, hindi ko kayang magbago, hindi ko kayang pag-isahin ang aking kalooban at ang aking mga gawa. At tulungan mo ako, Panginoon. Ang lahat ng ito, Ama, ay aking kailingan sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasamang Banal Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.